So hello po mga Kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Dan. And ngayon po, binigyan po tayo ulit ng chance ni Kalingap Rab na may interview ulit si May po, ang ate ni Erica. Ito po ang part 2 interview natin sa mga nag-request po ng interview ulit para kay ate May. Ito na po at sana po magustuhan yung ating kwentuhan at interview. Tara po. So hello ate May. Hello po, Kalingap. So ito po ang part 2 ng interview natin kasi ate May, napakalakas din ng unang interview ko sa iyo at ang dami din ng request ng part 2. Kaya okay lang ba? Okay lang. So, kamusta? Okay lang po, tulad ng dati. Masaya? Mm-hmm. Masaya ka lalo ka bang mas ginaganaan or sumasaya sa mga dumadating na blessings sa inyo? Opo. Anong masasabi mo sa mga patuloy na mga sumusuporta sa inyo? Maraming salamat po sa lahat na po na sumusuporta po sa amin. Sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nandiyan po kayo sa amin po. Gumagabay po sa amin, lalo-lalo na po kay Lord. Okay. Eh ano masasabi mo na ang daming natuwa or na-appreciate ka sa pag-interview ko sa'yo? Sobrang saya po kasi yung mga comment po nila nakakalugbay. Hindi ka naman, wala naman masyadong negative? Wala naman. Wala ka naman nabasa. Nagbasa ka ba? Nakita mo? Nagbasa ako. So, nakatawa po sila yung mga nagko-comments. Maraming salamat po sa inyo. So hanggang ngayon, active ka pa din ba sa GC ng Kalingap Warriors? Opo. May mga kaklose ka na doon? Opo, marami po. Sino yung mga madalas mong nakakausap? Yung mga admin po. Mababait po sila lahat, yung mga Kalingap Warriors po. Paano ka ba na nakasali or paano mo sila nakilala doon sa GC? Inad po nila ako doon sa GC po. Tapos yun na po, nagkakausap na po kami. Ang saya po nila kausap. Opo. Inad ka nila simula nung nablog na si Erica? Mm-mm. And tapos doon mo rin pinagtatanggol yung mga nagbabash kay Erica sila, dati? Isa din po sila sa nagtatanggol kay Erica po. Maraming salamat po sa Kalingap Warrior kasi andyan din po kayo para po sa amin. Thank you po. So siguro ate may madali kang makasama or pakisamaan kasi naka-close mo kaagad yung mga members ng Kalingap Warriors kahit na doon lang kayo nagkakausap sa GC. Mm-hmm. Sobrang saya ko kasi nakilala ko sila eh. Babait nilang mga ate. Eh ikaw din? Mm-hmm. Friendly ka naman simula dati ba? Opo, opo. Hindi ka naman ba mahirap i-approach? Oh. Hindi ka naman masungit? Mm-hmm. Hindi ako masungit. Mukha lang? Mukha lang. So ngayon, Ate May, ano ba ang pangarap mo para sa'yo? Pangarap ko po ay maging success po balang araw. Okay. Tulad ng ano ba ang gusto mong maging or ano bang gusto mong negosyo or kung sakali? Ano bang pangarap mo sa pamilya mo? Magka-negosyo lang po kahit po yung maliit lang. Basta makaahon lang po sa namin sa pangaraw-araw. So, okay lang Ate May na magtanong ako ng konting mga personal lang tungkol sa yun, pero hindi about sa Apo. Sa family mo, sa anak mo, hindi naman. So, Ate May, ngayon na nandiyan na si Erica na malaki ang naibigay niyang pagbabago sa pamilya niyo. Mm-hmm. Eh, ikaw po ba Ate May? Hindi ka naman ba parang doon na lang nakasalalay? Hindi po. Hindi may trabaho po yung asawa ko. So, parang ka lang, nagiging part ka lang din ng blessings, pero yung sarili mong goal, nandiyan pa rin. Tinutulungan ko po yung kapatid ko po sa mga dinasamahan ko po sa mga ganito pong mga kasi mahihain po yun ay. Kaya nga. So nandito ka para lagi siyang supportan at i-guide. Supportan ko po sila. Grabe, bait mo naman ate. Buti okay lang sa asawa mo na nakakasama ka namin lumabas. Opo, bait naman po yun. Okay lang. Opo. Eh ikaw, hindi ka naman ba na naaabala sa oras mo pag sinasama ka namin? Hindi naman po. Okay lang. Okay. Na-enjoy mo naman pa kasama kami? Opo, sobra. So, Ate May, ano masasabi mo sa Kalingap na matagal-tagal na rin tayo nagkakasama sa pagbo-vlog? Mm-hmm. Ano masasabi mo sa amin? Sobrang, sobrang bait, hindi po sila killjoy. Sobrang saya po nila pagkasama po namin sila. Kahit na walang camera? Opo. Lalo na pag off-cam. So, sino ba ang pinaka-close mo na ngayon sa K-Boys? Si Kuya David. Kuya namin, pinaka-BFF talaga namin. Wow, si Kuya David. Kasi diba, minsan na lumalabas din kayo. Mm-mm. Nila Kuya David at si Edu. Mm-mm. So, kamusta naman ang bonding niya pag kayo lang magkakasama? Masaya po. May makasama kami yung mga matatanda sa amin. Grabe ka naman makatanda. Parang 20s naman tayong lahat. Mm-mm. Pero Ate May,
anong pinaka nagustuhan mo sa amin? Bukod sa pagtulong ni Kalinga Prab, ano ba ang pinaka ano yung nagbibigay sa inyo ng saya pag nandiyan ang Kalinga? Ano po, ma-appreciate niyo po yung mga ano nila, yung mga pagpapasaya. Pag kasama mo niyo po sila, hindi po kayo boboring kasi andiyan po silang papatawanin kayo. Ganyan. Halos lahat naman ng ng K-Boys ay ano, kasundo niyo. Opo, kasundo po namin. So ngayon Ate May, anong feeling na kayo na ang susunod na papabahayan? Sobrang saya po na hindi po namin ma-expect na ganyan, magkakabahay po kami na ganun kalaki. Ang hiling lang po namin dati ay simpleng bahay, na hindi po namin inakala na yung small, naging medium, naging large, naging XL. Grabe, nakita niyo na ba yung plano sa inyo? At yung budget, totoo ba yun? Totoo po. Grabe naman yun. Thank you po Kuya Sir Jun. Maraming po salamat sa binigay niyo po sa amin na ito. Si Lord na po bahala po magbalik po sa inyo ng blessing po. So kung may mga papasalamatan ka, sino yun? Number one po si God. Kasi po isipin niyo po, ang daming tao po pinagpasapasahan kami para matulungan po. O ganun po. Na dumating kayo na nandito na kayo sa point na to. Opo, hanggang sa maging success po yung pagbablog po. Anong masasabi mo din siyempre sa unang-unang nakascout sa inyo? Kay Rowel, thank you po dahil... Sobrang thank you, Rowel, dahil na-scout mo kami, si Lolo. Nagpapasalamat kami sa inyo, sa iyo. Sobra-sobra po pagpapasalamat po. Okay. So, Ate May, ngayon ay nandun na kayo sa, nandito na kayo sa punto ng buhay niyo na pagbabago, medyo gumiginhawa na. Mm-hmm. So, nararamdaman niyo naman yun ngayon, paunti-kunti. Opo, nararamdaman po namin. So, ano-ano na yung mga pagbabagong nararamdaman niyo sa araw-araw niyong buhay? Kaya na po kami katupano ng masarap na pagkain, nakakalabas po kami, kahit simple lang po, ganun. Wow, so sa mga simpleng bagay lang, nararamdaman niya? May katindahan po si Kaya nga, Opo. So hindi naman kayo nagiging pabaya or nagiging parang nawawala na ng sipag sa sa buhay kasi alam nyo may mga tumutulong, hindi naman? Wala, hindi naman po. Hindi naman iniisip yun? Kasi alam po namin na may hangganan lang din po ito pagtulong na to, kaya kailangan din po namin magsumikap. Wow. Ang galing talaga ni Ate May, kaya dami ng natutuwa din talaga sa'yo. Okay lang ba sa'yo na minsan na ay ikaw ay nagiging kasama sa kinikilig sa sa Edric, ha? Okay lang po, basta masaya din sila nanonood. Pero yung kilig mo totoo naman talaga. Supportive ka talaga kay Eric, ha? Ate May, ang maibibigay mo sa aming Marites para kay Erica para mas lalong kiligin ng supporters ng Edrica? Ito ay kunyari, hindi na namin kayo kasama. Ano tingin mo ang mga nakikita mo o napapansin kay Erica na nandiyan na lagi si Edu? Takikita niyo po yung dalawa, lagi silang masaya. Ganun po. Pag mag-aalumalabas kayo, paano sila mag-usap, paano sila magkasama? Normal lang po. Pag magkakasama po kami, para po kayo magkabarkada. Ganun. So wala nang hiyaan? Parang normal na lang talaga. Komportable yan sila sa isa't isa? Ikaw naman, hindi ka naman ba na-open na lang? Fifth wheel ka? Kasi di ba, nakasama si Joyce, si David. Kasi mag-ano po kami, mag-best friend po kami nila, Dara, kami wow. Po. Kasama po talaga kami. So madalas kayo nagbabanding? Hindi ako na-open, oo. At ikaw ang pinaka-ate nila? Mm-hmm. And ano naman ang mapapayo mo kay Erica bilang ate? Sana matapos na yung pag-aaral mo, sana makapagtapos ka. Ang wish ko lang sa'yo, maging mabuti kang kapatid. And alam mo naman na hindi magbabago si Erica? Hindi magbabago. So ngayon Ate May, tingin mo ba pag mag-isa lang si Erica na nag-uusap sila ni Edu? Nag-chat-chat? Okay naman. Tingin mo nag-uusap sila? Tingin ko nag-uusap sila. Di ba sa'yo open si Erica about dyan? Okay, titigin na mga ganyan-ganyan. Hindi siya nagkukwento. Siyempre, girls talk, wala. Talaga? Oo, hindi. Secret. Mga privacy yan. Grabe, hindi pala showy sa inyo si Erica. Kaya, pero abang-abang na lang kayo sa mga vlog. So, doon lang talaga nila makikita. Doon lang kayo. Mas maganda po kasi yung walang masyadong marites para... Okay. Sa vlog niya po makikita yung Okay, sige. Para mas lalo silang kiligin at abangan nila lagi si Edu at Erica.
So, Ate May, paano nyo masusuklian or ibabalik yung mga natatanggap yung tulong ngayon? Ano po, respeto po sa mga tumutulong po sa amin, tsaka po yung care po namin sa kanila. Yung tipong ganyan na po, pasalubungan po namin silang ano, masaya. Yung pagbibigay lang po na po namin ng mga simpleng pagkain, para doon na lang po namin pinaparamdam po sa kanila, tsaka ipagiging mabuti po sa kanila. Grabe. Oh, sobrang ramdam namin yung pag-aasikaso niyo pag nandun kami. Sa simpleng pagbibigay niyo ng kape, ng mga merienda, malaking bagay na yun. Kaya masarap din kayong balik-balikan. Mm-hmm. Siyempre, hindi lang naman kayo kasi iba din mga natulungan ng Kalingap ay halos yung iba ay ganun din. Nagpapabigay sila or ganun yung way nila sa pagtanggap or bilang pasasalamat nila sa sa pagtulong ng Kalingap. So Ate May, gusto ko lang malaman onting background sa'yo. Siyempre, para din sa mga supporters ni Erica at supporters nyo. Mm-hmm. So ilan taon na po pala si baby, anong name ng baby mo? Atasha po. Atasha? Mm-hmm. Ang ganda ng pangalan niya. Anong full name niya? Atasha Zoe Mia. Haba. Opo. So ilan taon na siya? 4 years old po. 4 years old. And pumapasok na siya sa school. This Monday po, makapasok na po sila sa school po. Until sundo ko na po. Wow, kinder? Daycare po. Daycare. 4 years old. Ka-age siya si AC. Kaya alam mo si AC? Mm-mm. Yung baby ni Mel? Opo. So, paano mo siya ihatid sundo? May service ka? Opo. Nakamotor ka? Mamotor na. Doon lang naman sa looban niyo. Opo. So, ano ang tingin mong pangarap ni baby Atasha? Hindi ko pa masasabi sa ngayon, pero pangarap ko sa kanya makapagtapos. Anong kurso ang gusto mong kunin niya balang araw? Gusto ko nursing or pet attendant. Wow! Pero hindi mo naman siya ipupush sa ganong course kung ayaw niya? Ano, ko lang yun. Kung ayaw niya, pwede naman. Kung saan siya masaya. So, kung saan siya masaya, susuportahan mo? Bigot, So, bakit gusto mong maging flight attendant si Atasha? Yun din ba ang pangarap mo? Yun ang pangarap ko dati. Eh, ba't di mo tinuloy? Para pa sinapapa ko yun. Yun yung pangarap ko dati kasi. Pala. Yung nangyari din sa papa nyo, no? Kaya hindi mo na natupad. Mm-hmm. Eh, ang pagiging nurse, isa rin ba sa pangarap mo dati? Opo. So, gusto mong ituloy ni Atasha yung mga pangarap mo. Mm-hmm. Pero, hindi naman sa pagpipilit sa kanya. Mm-hmm. Kung gusto niya maging teacher, okay lang sa'yo? Opo, okay sa akin. kung saan po niya gusto. Pero, kung wala ko po siyang choice, ako magbibigay sa kanya. So, matagal pa naman niya maintindihan kung anong gusto niya sa buhay. Eh, kung police? Pwede. Papayag ka? Oo, papayag ako. Kahit na delikado ang pagiging police? Oo. Okay lang sa'yo. Anong klase ka ba maging maging isang nanay? So, strict. Strict ako sa kanya, sa anak ko. Pero close kayo? Opo, close kami. So, paanong stricto? Ayaw mo nang makulit siya? Hindi naman po. Pwede siya maging makulit, pero... May oras? Hindi ka, paano mo siya dinidisiplina? Gusto ko po kasi may kunting takot po siya sa magulang. May ako yung maging spoil. Tama. Paglaki din po niya, ikaw rin po mahihirapan niya. So, balance lang yung pagdisiplina mo? And love na love mo naman si baby Atasha mo. Zoe ba? Zoe. Mm-hmm. Ano yung... Atasha Zoe. Atasha Zoe. Minsan tiyatawag ko siya Atasha, minsan Zoe. Saan nung galing ang kanyang first name Atasha? Binigay niya nung ate ko po. American. Kaya nga kakaiba yung pangalan niya, parang foreigner. Tapos yung Zoe Doon din. Pinagtungan ko lang ng May. So ano sabi ni ni mami mo tungkol sa ngayon dumadating sa inyong mga pagtulong? Sobrang saya po ni mama. Tulad po niyan, ngayon na lang po namin si mama nakasama kasi... Saan ba galing si mama mo? Nagtrabaho din po siya. Sa ibang lugar? Opo, sa Commonwealth. Sa Manila? Opo, magkasama po sila dati ng kapatid ko. Pero siyang kapatid ko sa harapan, siya sa may... Pagkaharap lang sila, magkakasipahay lang yung ama nila. Tapos, bumalik yung mama mo dito dahil... Para magbakasyon ka, parang sabi niya na mabakasyon muna daw siya. Hanggang sa din na siya makabalik. Pero mas masaya naman kayo na nandiyan na si mama mo, no? Masaya po, hindi na po si mama kasi ang tagal din po namin din nakasama si mama. And si yung kapatid yung nandun pa din, nasa Commonwealth pa rin. Sino po? Yung sabi mong kapatid nyo.
Hindi po, si Erica po yun. Ah! Dati, opo. Ah, nag-stay na dati dun si Erica? Doon po siya nagtrabaho. Anong trabaho na siya dati doon? Si Erica? Opo. Ah, so patulong po siya doon. Bumalik lang siya dito? Opo. Ah, okay. So, dati kasi ang akala ko, balak pa lang ni Erica mag-Manila para mamasukan. Hindi po na, naging katulong na po siya. Nang gaano katagal? Hindi ko po masabi ko ilang ano po. Pero matagal din? Matagal po yun. Ah, okay. So, namasukan na pala siyang katulong doon. Vendor po siya, street vendor. Tapos nag-water refilling, ano siya. Grabe. Dami pala naging trabaho ni Erica. Kasama niya doon si mama mo? Hindi po. Magkalapit lang? Nung ano po, nung sa naging yaya po yung kapatid ko, kapitbahay lang po yung amo niya. Yun nun. So, buti naman bumalik si Erica dito. Bakit siya bumalik nung naisipan niya? Ano, parang sa ano po eh, yung tinakda talaga. Siguro, ayaw, no? Ayaw po sana namin, ano, kasi nung time na yun, na talagang dadalawa-dala po talaga kami. Sinundan po namin yun hanggang sa nakarating na nga po kami dito. Parang Diyos na rin po yung nagtakda po sa amin na ganito po. Grabe. So, ang dami pa lang pinagdaanan bago tayo magtagpo-tagpo. Okay. So, ayun lang po Ate May. Salamat ulit. At na bigyan mo ulit ako ng ano, ng pagkataon. Salamat ulit Ate May na pinaunlakan mo aking interview sa'yo. Opo. Okay lang naman ba na may sasama kita sa pagbablog ko? Okay lang po. Sa'yo naman po ako nakasama kayo. Okay lang naman na ipapakita ka, na i-expose ka sa ano. Okay naman. Kasi ang lakas ng views natin, kaya marami ka ng ano, supporters. Pero di pa sa mga viewers na nag-aantay po. Ayan. Ano message mo sa kanila Ate May? Maraming salamat po sa mga nag-comment po. Naka-good vibes po kayo. Yung mga viewers po na sumusuporta. Halos ang dami po, grabe. Halos 400,000? Ang nanood? Mm-hmm. 450,000, diba, grabe. Ang dami. Sobrang thank you po. Sobrang blessed ko po kasi nandyan po kayo sa amin. Salamat din. Salamat. Thank you din Ate May na binibigyan mo ng pagkakataon na ma-interview, makausap ka ng personal. Opo. So, anong message mo kaila, ano, syempre, kay Kalinga Prab, kay Robel of Malalag, at kaila Kuya Pal? Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong tatlo. At kay Ate Edna, sa iba pa po sa mga sumusuporta po. At lalo na kay Kuya June, sobrang thank you po dahil andyan po kayo para sa amin. Kundi dahil po sa inyo, wala din po kami sa sitwasyon na to. Thank you po. Yan, thank you. Last na, ano message mo sa K-Boys? Sa K-Boys, isa din sila sa nagpapasaya sa amin. Maraming salamat kasi lagi kayo kasama pag pumunta sila sa bahay. Okay. Thank you, May. Thank you po, Kuya. Bye-bye. So, paano yung pag may nag-request ng part 3? Okay naman. Thank you, May. Bye-bye po. So mga kalingap, tapos na po tayo sa ating interview kay Ate May. Sana po ay natuwa kayo at nagustuhan nyo ang ating mga katanungan tungkol sa kanyang personal na buhay at konting parites po para kay Edo at Erica. Sana po ay napasaya namin kayo. Thank you po mga kalingap. Gusto nyo po ng part 3. Request lang po kayo at bibigyan namin kayo ng panibagong interview po. At request nyo po kung ano yung mga katanungan na gusto nyo. So thank you po mga kalingap. God bless po.